Shira's point of view. Kawawa naman siya, ang bata pa niya para maulila. Naaawang sabi nila habang nakatingin sa akin. Sa edad kong 15 ay naiwan na akong mag-isa sa buhay. Natupok kasi ng apoy ang bahay namin matapos na magkaroon ng sunog sa katabi naming bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at hindi nagawang makalabas ni naitay at inay. Pati na rin ang bunso kong kapatid kasamang namatay sa sunog. At ngayon, mabigat ang dibdib na pinagmamasdan ko sila habang isa-isa silang inililibing dito sa sementeryo. Naubos na ang aking mga luha dahil sa gabi-gabing pag-iyak. Sobrang sakit. Sa mura kong edad naranasan ko ang lahat ng to. Kung hindi ako nagpunta sa bahay ng best friend ko upang turuan siya sa assignment namin, kasama sana nila ako ngayon. Hindi sana ako naiwang mag-isa. Pero wala na akong magagawa dahil nangyari na ang lahat. Masakit man ay kailangan kong tanggapin. Iha, simula ngayon sa amin ka natitira. Nakangiting sabi ni Mrs. Hernandez. Asawa siya ng gobernador namin at simula sa ospital hanggang sa libing ng mga nasunugan ay sila ang gumastos. Nang matapos ang libing ay isinama na nila ako sa kanila. Wala akong choice dahil wala rin akong mapuntahan. Who is she? Tanong ng lalaking nasa harapan ko at kinikilatis ako mula ulo hanggang paa. Mateo, I'd like you to meet Shira. Mula ngayon dito na siya titira sa bahay bilang sister mo, kaya be good to her, okay? Bilin pa ni Mrs. Hernandez. Umakyat kami sa taas at ipinakita niya sa akin ang magiging kwarto ko. Shira, dating kwarto ito ni Drea. Ngayon, ikaw na ang bahalang gumamit nito. Sa tingin ko naman, magkasing katawan lang kayo. Kaya paniguradong kakasya sa'yo ang mga damit na hindi pa niya nasusuot. Nakangiting sabi niya sa akin. Sa tingin ko naman ay bukal talaga sa loob niya ang pagpapatuloy niya sa akin dito sa bahay nila. Nasaan na po si Drea? Usisa ko. Kinuha niya ang larawan na nakapatong sa ibabaw ng cabinet at hinaplos ito. Wala na siya. She died because of cancer. Nangingilid ang luhang sagot niya sa akin. Napatingin ako sa family picture nila na nakasabit sa dingding. Napakabata pa rin niya para kunin ng Diyos. Ramdam ko ang pangungulila niya sa kanyang anak dahil niyakap pa niya ang picture nito. Pinunasan niya ang kanyang luha at kinuha ang lahat ng pictures. Maya-maya pa ay iniwanan niya akong mag-isa dito sa kwarto. Naisipan kong lumabas dahil lalo lamang akong nalulungkot habang nandito ako. Ano? Nasisiraan ka na ba, Leticia? Balak mong ampunin ng tuluyan ang batang yun? Narinig kong pag-uusap sa ibaba. Sumilip ako at nakita ko si Governor, ang asawa niya at pati na rin ang binata na sumalubong sa amin kanina. Why not, Juancho? Wala na siyang pamilya. Naawa ako sa kanya dahil napagdaanan ko din ang mawala ng mahal sa buhay. Mukha naman siyang mabait at napakaganda pa. May diin niyang sagot kay Gov. Ma, kung inampun niyo lang siya para mapalitan ang pangungulilan niyo kay Drea, hindi mo siya pwedeng palitan ng kung sino lang. Wika naman ang lalaking anak niya. Kahit ano pang sabihin niyo, itutuloy ko ang pag-ampon sa kanya at ituturing ko siyang anak ko. Kaagad akong bumalik sa room ko dahil umakyat na siyang muli sa hagdan. Malinaw naman sa akin na ayaw nila sa akin. At si Mrs. Hernandez lang ang gusto na tumira ako dito. Kaso wala na akong ibang mapupuntahan pa. Kaya kahit maging kasambahay nila ay hindi ko tatanggihan. Basta may bahay lang akong masisilungan. Naupo ako sa malambot na kama. Hindi ko alam kung anong klaseng anak si Drea. Pero wala akong balak na palitan siya sa kanyang pamilya kahit na halos magkasing edad lang kami. Dahil alam ko kung saan ako nang galing. Napaangat ako ng tingin nang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang lalaking anak nila. Sa tingin ko may 5 o 10 taon ang agwat naming dalawa. Pinapabigay ni Mama.
Wika niya sabay abot sa akin ng dalawang paper bag. Maraming salamat, kuya. Wika ko na ikinaseryoso ng titig niya sa akin. Kuya, hindi mo ko kapatid. Pagtatama niya sa akin, nakagat ko ang ibabang labi upang pigilan ang aking paghikbi at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sige kung gusto mo yun na lang itawag mo sa akin. Huwag ka nang umiyak. Nagmamadali siyang lumabas ng aking kwarto. Akala ko magagalit siya sa akin ng tuluyan pero pumayag siyang tawagin ko siyang kuya. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Unti-unti ko na rin natanggap ang bago kong pamilya. Hindi na rin ako laging umiiyak dahil naging maayos naman ang trato nila sa akin. Lalo na si Kuya Mateo. Napakabait niya sa akin. 8 taon lang pala ang agwat naming dalawa at nag-aaral na siya sa pagmamanage ng negosyo nila. What are you doing here? Kunot ang noo na tanong niya nang pumasok ako sa kanyang kwarto. Kuya, pinagdalhan kita ng masarap na kape. Nakangiting sabi ko sa kanya. Dahan-dahan kong ipinatong ang tasa sa ibabaw ng table niya at naupo ako sa upuan na nasa harapan niya. Hindi naman nakakagising ang kape mo, lalo akong inaantok. Napatawa ako sa reklamo niya. Palagi kasi ako ang nagtitimpla ng kape niya, lalo na kapag kailangan niyang magpuyat. Minsan sinasamahan ko siya dito sa office at dito na rin ako nag-aaral kaya lamang nakakatulog ako at minsan nagigising na lamang ako, buhat-buhat na niya ako upang dalhin sa kwarto ko. Kuya Mateo, di ba pangarap mong magpalipad ng eroplano? Bakit hindi mo sabihin kay Papa? Tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan ang maliit na model ng eroplano sa ibabaw ng table niya. Paborito daw niya itong laruan kasi ibinigay ito sa kanya ni Papa noong hindi pa ito tumatakbong gobernador. It's too late, Shira. I tried but ayaw talaga ni Daddy. Tsaka sino pa ang ibang aasahan niya sa negosyo namin kundi ako lang, diba? Wika niya. Nalulungkot ako para sa kanya. Pangarap niyang maging piloto pero kailangan niyang pag-aralan ang wine business nila. Bukod sa hekta-hektaryang tanima ng grapes na may iba't ibang variety, ay tumutulong din siyang gumawa ng alak at isa sila sa exporter ng wine sa ibang bansa. Hindi nga ako makapaniwala na maaring mabuhay ang ganong prutas dito. Maiba tayo. Gusto mong tikman na ang dinedevelop kong wine ngayon? Nakangiting tanong niya. Excited naman akong tumangos sa kanya. The last time na tumikim ako ng wine ay noong New Year's Eve at isang glass lang yon pero nagustuhan ko ang lasa. Tumayo siya at lumapit sa glass na cabinet kung saan naroon ang mga bote ng wine. Kumuha siya ng isa at sinalin sa wine glass. Wow! Ang ganda ng color at mukhang masarap! Excited na bulalas ko habang pinapaikot pa niya ang baso. Inabot niya ito sa akin at kaagad kong ininom. Teka, huwag mong ubusin. Pigil niya nang parang tubig ko itong ininom hanggang sa huling patak. Ginawa mo namang tubig yung wine. Litanya niya sabay agaw sa akin ng baso. Masarap kuya, ikaw ang gumawa niyan? Nagsalin din siya sa parehong baso at inubos din niya. Oo, mas masarap kapag swabe lang. Kaya lang mataas ang alcohol content nito. Kaya tama na ang isang baso, okay? Tumango ako sa kanya. Nasaan na ba yung... Diyan ka muna, may kukunin lang ako sa kwarto ko. Bili niya sa akin at lumabas muna siya. Iniwanan niya akong mag-isa dito sa office niya. Naupo ako sa upuan para hintayin siya, ngunit natutukso akong tikman ulit ang wine na siya mismo ang gumawa. Hindi naman siguro magagalit si kuya kung tumikim pa ako ng 1 baso. Kumbinsi ko sa sarili at muli akong uminom. Kahit mataas ang alcohol content ay banayad pa rin siya sa lalamunan at talagang nagustuhan ko ang lasa nito. Pagkatapos kong makadalawa ay naupo na ulit ako sa upuan. Eksakto naman na pumasok si Kuya Mateo. Hindi ka pa ba matutulog? Maghahating gabi na. Wika niya. Wala namang pasok bukas.
Okay lang na magpuyat ako. Nakangisi kong sabi sa kanya. Palagi kaming naiiwan ni Kuya dito dahil palaging umaalis sila Mama at Papa. Kaya mas naging malapit kami sa isa't isa. Inangat niya ang bote at seryoso niya akong tinignan. Teka, don't tell me uminom ka ulit. Halos maubos mo na yung isang bote. Saway niya sa akin. Sorry na po, kasi naman ang sarap ng alak na yan. Nakanguso kong sabi sa kanya. Ay, ikaw talaga, ang tigas ng ulo mo. Ibinalik niya ito sa cabinet at muling nagtipa sa laptop niya. Nagsimulang mag-init ang katawan ko kahit malamig naman dito. Kuya, anong pakiramdam ng nalalasing? Tanong ko sa kanya. Bakit mo naman naitanong? Seryosong sabi niya nang hindi ako tinatapunan ng tingin dahil abala siya sa ginagawa niya. Para kang nakalutang sa ulap. Minsan hindi mo alam na nakakagawa ka na pala ng mali dahil malakas ang loob mo. I think it depends sa tao kung paano nila dadalhin ang sarili kapag lasing. Paliwanag niya sa akin. Bakit mo pala naitanong? Sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame. Wala lang. Noong nabubuhay kasi si Itay, palagi din siyang lasing kapag umuwi. Kaya palagi silang nag-aaway ni Inay. Minsan umaabot sa puntong sinasaktan na siya nito. Kahit ako, napagbuhatan na rin niya ng kamay. Kaya kapag lasing siya, palagi akong pinapaalis ni Inay. Ayaw niya kasing nandoon ako kapag nag-aaway sila. Ayaw niyang makita ko siyang sinasaktan. Namalayan ko na lamang ang pagtulo ng aking luha dahil naalala ko na naman ang tagpong iyon. Pinahid ko ang aking luha at mabigat ang katawan at tumayo. Matutulog na pala ako. Good night. Nabitin ang paalam ko sa kanya nang yakapin niya ako. Kuya? Shh. Don't ask me why am I doing this. Pero nasasaktan din ako kapag nasasaktan ka. Sampit niya. Nagangat ako ng tingin sa kanyang mukha. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking luha. Dahil ngayon lang ako nakahanap ng taong mapaglalabasan ang nararamdaman ko. Nakatulong din siguro ang alak dahil lumakas ang loob kong ikwento sa kanya ang buhay ko. I promise, habang nandito ka sa tabi ko, wala nang ibang mananakit sa'yo. Ipagtatanggol kita kahit kanino. Pinahid niya ang aking luha sa pisngi at hinawakan ko ang kamay niya. Maraming salamat, kuya. Nakangiting sabi ko. Muli niya akong niyakap at pagkatapos ay hinatid pa niya ako sa kwarto ko. Matulog ka na, okay? Ipapasyal kita bukas sa farm. Wika niya. Talaga? Tumango siya at inayos ang aking kumot. Good night, kuya. I love you. Nakangiting sabi ko na ikinaawang ng kanyang labi. Mahal mo ko? Oo, kayo ni Mama at Papa. Mahal ko kayo. Salamat kasi palagi kang nasa tabi ko. Kaya mahal na mahal kita. Dagdag ko pa. Hanggang sa bumibigat na ang talukap ng mata ko at pumikit na rin ako para makatulog. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil nangako si Kuya na ipapasyal niya daw ako sa farm. Tamang-tama malapit na ulit ang harvesting season. Kaya paniguradong marami na itong bunga. Nagbihis ako ng pink na blouse at white na short, tsaka nagsuot ako ng rubber shoes bago ako bumaba. Kuya, good morning! Nagulat siya nang halikan ko siya sa pisngi, kaya napatingin siya sa akin. Why? Don't tell me hindi matutuloy ang lakad natin. You promise me, ha? Nakangusong sagot ko. Napatingin ako kay Mama at Papa na sabay bumaba sa hagdan. Mama, Papa, good morning po. Lumapit ako sa kanila at hinalikan ko din sila para batiin. Sumabay muna kayong mag-breakfast. Mamaya pa naman ang dating ni Melanie. Wika ni Mama. Sumunod kami ni Kuya patungo sa dining table. Magkatabi sila Mama at Papa at kami naman ni Kuya.
Sino pong Melanie, ma? Nagtatakang tanong ko dahil ngayon ko pa lamang narinig ang pangalan na yon. Anak ni Mayor De Leon. Inaanak din namin ng papa mo. Tugon niya. Ilang taon na po? Tanong ko ulit dahil interesado akong malaman. Kasing edad ng kuya mo. Nasa 25 years old na rin siya. At bagay na bagay pa sila dahil magandang bata si Melanie. Nakangiting sabi ni Mama na ikinatigil ko sa pagsandok ng pagkain. Napatingin ako kay kuya na tahimik lang na nakikinig sa usapan namin. Hindi na ako muling nagtanong pa sa kanya. Bakit kaunti lang kinain mo? Baka magutom ka niyan sa farm. Wika ni Papa nang mapansin ang kawalan ko ng gana. Kanina excited ako sa pupuntahan namin pero nang malaman ko ang tungkol kay Melanie, hindi ko alam kung bakit parang ayoko nang sumama. Sumakit po kasi ang tiyan ko. Baka hindi na lang po ako sumama. Nakayo kong sabi ko. Sobrang sakit ba? Gusto mo ihatid ka namin sa ospital? Concern na sabi ni kuya na ikinailing ko. Hindi na kuya. Dysmenorrhea lang naman to. Pasensya na ha. Kayo na lamang ang pumunta. Akyat lang po ako. Paalam ko sa kanila at hindi na pinansin ang pag-aalala nila. Pagpasok ko ng kwarto ay sinara ko lang ang pinto at naupo ako sa gilid ng kama. Kinuha ko ang phone ko at tinignan ko kung may social media ba ang Melanie na yon. Nang makita ko ang name niya sa Instagram, ay hindi ko alam kung bakit parang mas nalungkot ako. Hindi lang siya maganda. Tumutulong din siya sa kanyang amang mayor at may organization din sila na tumutulong sa mahirap. She's a public servant indeed, kaya siguro gustong gusto siya ni Papa at Mama. Shira, ang kuya mo to. Hindi ko siya sinagot at binuksan niya ang pinto. Hindi ka pa aalis? Baka naghihintay na si Melanie sa'yo. Taboy ko sa kanya. Hindi ka ba talaga sasama? Akala ko ba... Hindi po, matutulog na lamang ako. Tinalikuran ko siya at pumasok ako sa banyo. Masama ang loob ko pero hindi ko matukoy ang dahilan. Okay, sige, aalis na ako. Uuwi din ako kaagad. Paglabas ko ay sinara na niya ang pinto. Nagpalit na lamang ako ng damit. Nagpaalam din sila Mama at Papa bago sila umalis. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Mabuti na lang din hindi ako tumuloy dahil nagkaroon nga ako at sinumpong na naman ako ng dysmenorrhea. Every month na lang struggle sa akin ang matinding sakit ng puson. Naabutan ako ni kuya na namimilipit sa sakit ng puson. Aray. Are you okay? Pawis na pawis ka. Nag-ala lang sabi niya. Hapon na pala at kakauwi lang siguro niya. Binuksan niya ang aircon at kinumutan niya ako. Nagpaalam siyang lalabas at pagbalik niya may bitbit na siyang gamot at hot compress. Take this pain reliever. Wika niya, inalalayan pa niya ako para mainom ko ng maayos ang gamot at pinapainom pa niya ako ng tubig. Inayos niya ang unan ko at ibinigay sa akin ang hot compress. Kinuha ko naman ito at saka ko inilagay sa puson ko. Thank you, kuya. Nakangiwing sagot ko. Lagi ka na lang ganyan. Magpa-check up na kaya tayo. Sabihin ko kay Mommy. Hinawakan ko ang manggas ng damit niya nang akmang tatawagan niya na si Mama. Huwag na, kuya. Maya-maya din, okay na ako. Pigil ko sa kanya at nakinig naman siya. Nagpaalam siya sandali dahil maliligo daw muna siya. Humupa na yung sakit nang bumalik siya. Bagong ligo at may bitbit pa siyang cookies, ice cream and fruits. Umayos ako ng higa at ipinatong niya ito sa ibabaw ng maliit na table at inilagay sa harapan ko. Thank you kuya sa pag-aasikaso palagi sa akin. Ginulo niya ang bangs ko. Ikaw talaga, palagi mo na lamang akong pinag-aalala. Wika niya, seryoso akong tumingin sa kanya. Kumusta ang lakad niyo ni Melanie? Tanong ko na ikinabura ng ngiti sa kanyang labi.
Okay naman, katulad din siya ni Dad. Gustong ilaan ang buhay sa paglilingkod sa bayan. Sagot niya. Ganun ba? Nakita ko nga sa IG niya. Marami siyang natutulungan. Ini-stalk mo? Seryosong tanong niya na ikinatango ko naman. Mm-mm. Curious lang ako kasi mukhang gustong gusto siya ni na mama at papa. Malungkot na sabi ko. Pinagdoonan ko na lamang ang dala niyang ice cream at binuksan ko ito. Sunod-sunod akong sumubo at nakatingin lang siya sa akin. What if Dad asked me to marry her? Magugustuhan mo ba siya for me? Napilitan akong umiti kahit ang totoo ay ayokong mangyari yun. Kung mahal mo siya, bakit hindi? Sino ba naman ako para humadlang sa kaligayahan mo, diba? Pagkukunwari ko. Kinuha niya ang kutsara na hawak ko at sinubuan ako ng ice cream pagkatapos ay sumubo din siya. Hindi siya nandidiri kahit isang kutsara lamang ang gamit naming dalawa. Ito ang tatandaan mo, Shira. Kung magpapakasal man ako, sa babaeng mahal ko, sa babaeng gusto kong makasama habang buhay. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa akin. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso sa mariin na pagtiting niya, hanggang siya na mismo ang pumutol nito. Babalik ako mamaya, hatiran kita ng dinner. Paalam niya sa akin. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Naging abala si Kuya bilang governor. Dahil sa pamimilit ni Papa ay walang nagawa si Kuya, kaya tumakbo siya at malaki ang inilamang niya sa kalaban. Kaya naging madalang na lang ang pagkikita naming dalawa sa bahay. Kagaya ngayon, 18th birthday ko na pero wala siya. Nangako siya sa akin na siya daw ang magiging partner ko for tonight. Pero hindi siya makakarating dahil may meeting pa daw silang pupuntahan. Nanalo din bilang congresswoman si Melanie at balita ko palagi daw silang nakikita na magkasama. Mukhang hindi na darating ang kuya mo. Si Jerome na lang ang gawin mong escort. Wika ni Mama dahil malapit nang mag-umpisa ang cotillion pero wala pa rin ito. Si Jerome ang kaibigan kong matagal na yung nanliligaw sa akin pero ayoko sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang sundin si Mama. Bumaba kami sa grand staircase na naka-abresyete ako sa kanyang braso. Tuwang-tuwa ang mga bisita nang makita nila ako. Pinupuri din nila ako dahil ang ganda-ganda ko daw. Pero pakiramdam ko kulang ang gabing ito kung hindi ko siya makikita. Parang binagsakan ng hollow blocks ang mukha mo. Ngumiti ka naman, sayang ang make-up. Pang-aasar ni Jerome sa akin. Sinimangutan ko siya lalo. Nang magsimula ang kotilyon ay si Jerome ang naging partner ko. Mabuti na lamang alam niya ang step dahil kasama namin siyang nag-training. Yun nga lang nawala ng partner si Alicia, kaya hindi na lamang siya sumayaw. Nang matapos ang pagsayaw namin ay wala pa ring anino ni Kuya ang dumating. Gusto ko nang umiyak at matapos na lamang ang gabi, pero isinayaw ako ni Papa kaya napilitan akong ngumiti. Sunod-sunod din ang naging pagsayaw nila sa akin pagkatapos naming kumain, hanggang sa may nagdatingan ng mga sasakyan. Paniguradong si Kuya na yun. Binitbit ko ang long red gown ko at akmang sasalubungin ko siya ngunit para akong naitulos sa kinatatayuan ko nang makita ko siyang kasama si Melanie. Napakaganda din ito at napaka-elegante sa suot nitong damit. Nanlabo ang mga mata ko nang magtagpo ang tingin namin ni Kuya. Wala kong naalala na inimbita ko siya kaya bakit siya naririto. Ilang hakbang na lang ang layo naming dalawa at tuluyan na akong napaiyak. Kaagad ko silang tinalikuran at nagmamadali akong umalis sa venue. Narinig ko pa ang pagtawag ni Kuya sa akin, pero hindi na ako lumingon pa. Nagtatakbo ako ng nagtatakbo sa likod ako ng venue dumaan, at wala akong pakialam kung pagtinginan nila ako. I hate him. Ayoko siyang makita. Sunod-sunod ang pagdaloy ng aking luha habang naglalakad ako sa kahabaan ng highway, bitbit ang sandal na suot ko. Sobrang sakit para sa akin ang ginawa niya.
I know wala akong karapatan na masaktan dahil kapatid lang ang turing niya sa akin. Pero natutunan ko na siyang mahalin sa paglipas ng taon. Pinigilan kong mahulog sa kanya. Pero habang pinipigilan ko, lalo lamang akong nasasaktan. Isa lang naman ang hiling ko sa birthday ko. Isayaw ako ng lalaking minamahal ko. Pero hindi yun nangyari sa halip mas lalo lamang niya akong sinaktan nang dalhin niya si Melanie sa venue ng debut ko. Napaupo ako sa hagdanan ng isang bangko na nadaanan ko at ibinuhos ko ang aking luha. Walang pakialam sa mga taong makakakita sa akin dahil sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Ang hirap palang magmahal ng bawal. Pero anong magagawa ko? Ayaw tumigil ang pagtibok ng puso ko sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Nakita din kita. Napaangat ako ng tingin nang marinig ko ang boses niya. Habol pa niya ang kanyang paghinga. Kuya? Tumayo ako at kaagad niya akong nilapitan. Ngunit hindi ko inasahan ang susunod niyang gagawin. Kinabig niya ang bewang ko at hinawakan ang aking pisngi. Nagulat ako nang halikan niya ako sa labi. Halik na may kasamang pananabik. Kinagat niya ang ibabang labi ko at nagawa niyang mas palalimin pa ang paghalik sa nakaawang kong labi. Hanggang sa napakapit na rin ako sa kanyang leeg at napapikit. Gumanti ako ng halik sa kanya. Para kaming gutom sa isa't isa at sabik na pinagsama ang labi naming dalawa. Lalong lumakas ang tibok ng aking puso. Nabatingkayad pa ako dahil sa tangkad niya. Hingal na binitawan niya ang labi ko. I'm so sorry. Nangako akong hindi ka masasaktan pa habang nasa tabi mo ko. Pero ako na mismo ang nanakit sa'yo. I'm sorry kung hindi ko masuklian ang pagmamahal mo. Pero sa maniwala ka at hindi, simula nang tumuntong ka sa bahay, hindi kita itinuring na kapatid. Dahil ang pagmamahal ko sa'yo ay higit pa doon. Pagtatapat niya na hindi ko inasahan. Ibig sabihin, oo Shira, mahal na kita noon pa. Natakot akong sumugal dahil alam kong hindi ito magugustuhan ni Mom at Dad. Dahil tunay na anak na ang turing nila sa'yo. Itinuon ko ang sarili ko sa ibang bagay para hindi ako tuluyang mabaliw sa kakaisip sa'yo. Pero kanina nang umalis ka, para akong mauubusan ng hininga. Nag-alala ako sa'yo ng husto. Nawala ako sa sarili ko kung saan-saan kita hinanap makita ka lang. Kinabig niya ako at niyakap ako ng mahigpit. I'm sorry kung naging duwag ako. Sambit niya. Napahikbi ako ng tuluyan sa kanyang dibdib. Ang buong akala ko ako lamang ang nagmamahal sa kanya. Pero pareho pala kami ng nararamdaman sa isa't isa. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko sa kanya nang isakay niya ako sa kotse. Birthday mo ngayon, di ba? Ako na ang bahala. Nakangiting sagot niya sa akin. Tinawagan na rin niya sina Mama at Papa. At pumayag naman ito na bukas na lamang ako uuwi. Hindi naman sila nag-alala dahil kasama ko si Kuya. Ibinaba niya ako sa farm at magkahawak kamay kaming pumasok sa malaking bahay kung saan nakadisplay ang mga wine na nagawa nila sa paglipas ng panahon. Kuya, bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Binuksan niya ang dim lights at nagtungo sa isang malaking glass cabinet. Kumuha siya ng isang bote ng wine at ipinatong sa ibabaw ng mesa. It's been a year nang matapos ko ang formulation ng wine na to. At nakapangalan sa ating dalawa ang wine na to. Pahayag niya. Lumapit ako at tinignan ang pangalan ng wine. Sunny Moon Chardonnay? Oo, ikaw, ako, at ang magiging apelyido mo kapag pumayag ka ng magpakasal sa akin. Nakangiting sabi niya. Kuya,
Sambit ko dahil hindi ko inasahan na marinig ko ang lahat ng yun ngayong gabi. Kinuha niya sa akin ang alak at tinanggal niya ang takip. Kumuha siya ng wine glass. Sinalinan niya ang isa at inabot sa akin. Inisang lago ko ito at mas masarap pa ito sa lahat ng wine na tinikman ko. Nagustuhan mo ba? Marahan akong tumango at kinagat ang ibabang labi. Masarap, sagot ko. Kinuha niya ang wine na hawak ko at ipinatong sa ibabaw ng table. Gusto kong tikman sa labi mo kung masarap nga. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hinapit niya ulit ang bewang ko at inangkin ang aking labi. Kumpara kanina ay mas naging banayad ang pag-angkin niya sa labi ko. We shared a passionate kiss and I want more. Binuhat niya ako at namalayan ko na lamang na paakyat na kami sa hagdan. Binuksan niya ang pinto at maingat niya akong binaba sa ibabaw ng kama. Lumuhod siya sa harapan ko at may dinukot siya sa loob ng kanyang coat. If you said yes and accept this ring, I'll fight for you kahit saan tayo makarating. But if you said no, I'll stop. Awang ang labi ko nang buksan niya ang isang mamahaling singsing na may heart diamond pa sa gitna. Kuya, okay, I'll understand. Putol niya sa sasabihin ko. Akmang tatayo na siya ngunit hinila ko ang braso niya kaya napatingin ulit siya sa akin. I love you and it's a yes. Nangingilid ang luhang sagot ko. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi at unti-unti niyang sinuot sa aking daliri ang singsing. Tumayo siya at siniil ako ng halik sa labi. Inihiga niya ako at alam ko na ang susunod niyang gagawin. Nagpaubaya ako sa kanyang nais. I love him so much and I trust him na tutuparin niya ang kanyang pangako sa akin. Bumaon ang aking kuko sa kanyang balikat nang simulan niya akong angkinin ng tuluyan. Sobrang sakit at para akong hinahati sa dalawa. Pero ginamit niya ang kanyang ekspertong dila upang mabawasan ang sakit. Napaliyad ako ng salita niyang pinagsawa ang aking pasas. Hindi ko mapigilan ang mapaungol ng malakas ng tuluyan niya akong maangkin. Naging mainit ang sandali naming dalawa. Hanggang sa tuluyan na rin kaming napagod. Napagod ako at nakatulog sa bisig niya. Hinalikan pa niya ang noo ko bago ako nilamon ng antok. Nagising ako sa ingay na narinig ko. Tumayo ako at agad na nagbihis. Sumilip ako sa gilid ng hagdan at nagulat ako nang makita ko sila Mama at Papa. Kapatid mo siya, Mateo! Bakit mo ginawa to? Singhali Papa sa kanya. Hindi ko siya tinuring na kapatid, Dad. Mahal ko si Shira. At magpapakasal kami sa ayaw at sa gusto niyo. Sigaw ni Mateo sa kanya. Napatakip ako sa aking bibig nang suntukin siya ni Papa. Anak, ang turing namin ng mami mo sa kanya, alam mo yan! Singhal ni Papa. Pinigilan ko ang mapahikbi dahil wala akong magawa. Tama na! Huwag na kayong mag-away! Pigil sa kanila ni Mama. Pinigilan niyang makalapit si Papa kay Mateo na ngayon ay duguan na ang labi. Sira uloy ang anak mo! Pati kapatid niya, tinalo niya! Galit na sigaw ni Papa. I tried, Dad. I tried not to fall in love with her. Pero hindi ko maturuan ang puso kong mahalin ang babaeng gusto niyo para sa akin. Si Shira. Si Shira ang gusto ko simula noon pa. Kaya hinantay mo siyang mahinog para gawin ang karimarimarim na bagay na to? Anong klase kang anak? Naawa na ako kay Mama dahil hirap na rin siyang pigilan sila Papa at Kuya sa pag-aaway. Simula pagkabata, wala akong ginawa kundi sundin ang lahat ng gusto niyo. Kinalimutan ko ang pangarap kong maging piloto para patakbuhin ang negosyo na to. Noong sinabi niyong tumakbo akong gobernador, ginawa ko. Kahit ayaw ko. Kasi naniniwala akong kapag sinunod kita, para mapabuti ako. Buong buhay ko naging sunod-sunuran ako sa iyo, Dad. Pero pati ba naman ang puso ko? Pati ba naman ituturuan niyo din?
anak niyo ako pero bakit hindi niyo ako maintindihan? Mahal ko siya. Mahal ko si Shira at mahal na mahal niya din ako. Hindi na mababago ang nangyari sa aming dalawa. Kaya pakakasalan ko siya gaya ng pangako ko sa kanya noon. Madamdaming pahayag niya. Hindi ko na napigilan ang aking luha. Alam kong nasasaktan siya dahil buong buhay niyang nerespeto ang nais ni Papa. At nang dahil sa akin, sinuway niya ito. Kung ganon, simula ngayon itinatakwil na kita bilang anak ko. Isa kang kahihiyan sa pamilya. Panindigan niyo ni Shira ang ginawa niyong to. Walang emosyon na sabi ni Papa. Bumaba ako ng hagdan at nakita nila ako. Pa, Ma, patawarin niyo po kami. Patawad po. Humihikbing sabi ko sa kanila. Masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Papa. Tinuring ka naming tunay na anak. Pero ito din ang igaganti mo sa amin. Ang bigyan ako ng kahihiyan. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tinalikuran niya kami. Kahit si Mama ay umiiyak na sumunod kay Papa. Napaluhod ako sa sahig at kaagad niya akong nilapitan. Shh! Tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka. Pangungumbinsi niya sabay hagod sa likuran ko. Binigo ko sila. Binigo ko ang mga taong naniwala sa akin at nagmahal. Ang taong nagbigay sa akin ng pagkakataon na mabuhay na maginhawa at sinaktan ko lang sila. Wala akong utang na loob. Pero huli nang magsisi dahil nakagawa na kami ng kasalanan sa kanila. Mateo, mapapatawad pa ba tayo nila Mama at Papa? Nangingilid ang luha ko. Nakaharap lang ako sa table at pareho kaming walang ganang mag-almusal. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga yung relasyon nating dalawa. Wika niya sa akin. Iniwanan niya ako sa farm dahil may aayusin siya bago magpunta sa office niya. Pero mamayang hapon daw ay maaga siyang uuwi. Pinadala ni Mama ang mga damit namin dito, kaya inayos ko muna ang bahay habang dito pa kami nagstay. Sinubukan kong tawagan si Mama pero ayaw sagutin ang call ko. Ma'am Shira, may naghahanap po sa inyo. Tinanggal ko ang apron ko at lumabas ako ng bahay. Hindi inaasahang bisita ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo dito? Wala si kuya dito. Wika ko kay Melanie. Seryoso niya akong tinignan. Ikaw ang sadya ko. Pwede ba tayong mag-usap? Napalunok ako sa sinabi niya. Palagi siya sa bahay pero never ko siyang kinausap dahil ayoko sa kanya. Mas mabuti na rin yun kaysa makipagplastikan ako at gustuhin siya para kay kuya. Alam mo ba ang ginawa mo? Bungad na tanong niya sa akin. Kinuha niya ang phone at ipinakita sa akin ang video kung saan naghahalikan kami ni Mateo sa gilid ng kalsada. Alam mong mataas ang service rating ni Mateo dito. Pero dahil sa video na to na kumakalat sa internet, nasira ang pinangangalagaan nilang pangalan. Hindi ka ba naawa kahit sa papa mo na lang? Nakipagrelasyon ka pa sa kapatid mo? Paninisin niya sa akin. Hindi ko akalain na may mga taong gagawa ng ganon. Hindi ko gusto na mangyari to. At isa pa, alam ng publiko na hindi kami magkapatid. Matapang na sagot ko sa kanya. Kaya okay lang sa'yo na pagjismisan ang pamilya ni Mateo? Hindi natin hawak ang utak ng mga tao, Shira. Kaya kahit kaunting mantsa, kailangan itago sa kahit kanino para lang lumabas kang mabango sa tao. Dahil sa ginawa mo, pinagfifiestahan sila ng mga bashers at media. Lalo pat malaki ang agwat ng edad niyong dalawa. Ano na lamang ang sasabihin nila? Kaya mo bang tiisin na marinig na dinudungisan ng ibang tao ang pangalan na matagal nilang inalagaan? Napaisip ako sa sinabi niya. Shira,
Bata ka pa. Marami ka pang kayang abutin sa buhay mo. Marami ka pang pwedeng patunayan. Hindi mo ba susuklian ang pamilyang nagmahal at kumupkop sa'yo? Huwag kang makasarili. Pag-isipan mong mabuti bago mahuli ang lahat. Dagdag pa niya. Pagkatapos ay iniwan na niya ako. Nagsimulang magbagsakan ang aking luha. Dahil sa pagiging marupok ko ay madaming nadamay. Sigurado akong pati si kuya ay nahirapan sa kanyang sitwasyon, lalo pat may pinapangalagaan siyang pangalan sa gobyerno. Si mama at papa hindi pa rin kami mapatawad. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit nagkaroon ng ganitong problema sila mama at papa. Papasok na sana ako sa loob ng bahay ngunit tumunog ang phone ko sa bulsa. Numero ni Mateo Romejestro sa screen. Kaagad kong sinagot ang tawag niya. Mateo, Daddy is gone. Inatake siya kanina. Pero hindi na siya nakaligtas pa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin niya yun. Kasunod ng kanyang paghagulgol ay nabitawan ko ang phone na hawak ko. Napahagulgol na rin ako dahil sa nangyari kay Papa. Pinasundo niya ako sa farm dahil busy siya sa pag-aasikaso ng lamay. Nang dumating ako sa bahay ay nakalagak na ang kanyang walang buhay na katawan sa loob ng kulay asul na ataol. Hindi ko halos maihakbang ang mga paa ko dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Hindi man lang ako nahingi ng tawad sa kanya. Hindi ko man lang siya napasalamatan dahil sa pagmamahal na ibinigay niya sa akin. At ngayon wala na rin siya. Habang papalapit ako sa kanyang ataol ay panay din ang bulungan ng mga tao sa paligid. Patuloy lang ang pagdaloy ng aking luha. Lalo na nang makita ko si mama na nakatayo sa harapan ng ataol ni papa. Ma! Nilingon niya ako. Anong ginagawa mo dito? Galit at puno ng luha niyang tanong sa akin. Ma, I'm sorry. Malakas na sampal ang tumama sa aking pisngi pero kulang pa sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Sorry? Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang na ikaw ang magdadala ng kamalasan sa pamilya ko, hindi na sana kita kinupkop. Hindi na sana kita itinuring na anak ko. Puno ng hinanakit niyang singhal sa akin. Ma, patawarin mo ako. Patawarin niyo po ako. Patuloy na paghikbi ko. Hindi kita anak! Lumahis ka sa harapan ko! Ngayon din! Patakbo akong lumabas ng bahay dahil ayaw na niya akong makita pa. Ayoko mang umalis ngunit baka mas makasama pa kay mama kapag pinagpilitan ko ang sarili ko na damayan siya sa pagkawala ni papa. Hilam ang luha sa mata na lumabas ako ng bahay at napansin ko ang nakaparadang kotse ni Mateo sa gilid ng daan. Ngunit nabitin ang tangkang paglapit ko dahil sa aking nakita. Parang may punyal na tumarak sa aking dibdib nang makita ko silang dalawa ni Melanie. Magkahinang ang kanilang labi at nakayakap pa sila sa isa't isa. Wala sa sariling nilampasan ko ang kotse niya at naglakad ako palayo. Palayo sa pangalawang pamilya na kumupkop sa akin. Sa pamilyang minahal ako ng ilang taon. Palayo kay Mateo at sa wasak kong puso. Parang walang katapusan ang paglalakad ko. Kahit isang sentimo walang kalaman-laman ang aking bulsa. Halos hindi ko na magawang umiyak pa. Natuyo na rin ang luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung nasaan na ako. Namalayan ko na lamang nasa paradahan na ako ng bus patungong Maynila. Wala akong alam sa pasikot-sikot doon. Kaya lang wala na akong lakas ng loob na bumalik pa. Oh, Ining! Wala ka palang pambayad! Bumaba ka na! Singhal ng driver ng bus sa akin. Napatingin sa akin ang ibang pasahero ng bus at naiyuko ko na lamang ang aking ulo dahil sa hiya.
Gulong-gulo ako ngayon. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang mga paa ko. Kung saan ako dadalhin ang paghihinagpis ko. Gusto kong makita sa huling sandali si Papa. Pero malalim ang galit sa akin ni Mama. At tama ang lahat ng sinabi ni Melanie sa akin. Mapapasama lamang si Mateo kapag ako ang pinili niya. Kaya kahit sobrang sakit, aakuin ko na lamang hanggat kaya ko. Manong, ako na lamang ang mababayad sa kanya. Narinig kong sabi ng isang babae. Hindi ko siya tinapunan ng tingin bagkos ay sumubsob ako sa likuran ng upuan. Umandar ang bus at nagsimulang umalis sa istasyon. Hanggang sa nakatulog na rin ako dahil sa labis na pagod. Miss! Miss! Bababa na! Gising sa akin ang babae. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung nagbayad ng pamasahe ko. Wala sa sariling tumayo ako sa upuan at bumaba. Nagpalingalinga ako sa paligid. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. May matutuluyan ka ba? Gusto mo doon ka muna sa bahay? Nilingon ko ang babae at tumango ako sa kanya kahit hindi ko siya kilala. Sumakay kami ng tricycle at pumasok sa loob ng isang subdivision. Malalaking bahay ang bumungad sa akin. Marunong ka ba sa gawaing bahay? Umalis na kasi ang dati naming katulong sa paglilinis. Kung wala kang matutuluyan, ipapasok kita kila Ginang Esmeralda. Opo. Tipid na sagot ko. Mahapdi na rin ang tiyan ko dahil kahapon pa ako hindi kumakain. Pumasok ako sa kanila bilang kasambahay. Minsan naman ay isinasama ako ni Ginang Esmeralda sa mga lakad niya. Mabait siyang amo. Wala akong reklamo sa kanya. Nagpasalamat pa rin ako dahil naging maayos ang buhay ko malayo sa kanila. Unti-unti ko na rin natatanggap ang lahat. Nag-iisa na rin sa buhay si Ginang Esmeralda. Namatay daw kasi ang kaisa-isa niyang anak na lalaki at matagal na rin siyang hindi nag-asawa. Kaya pamilya ang turing niya sa aming lahat. 5 years later, namatay si Ginang Esmeralda. At hindi namin inakala na hati-hati pala kami sa naiwan niyang malaking ari-arian niya. Utang ko sa kanya ang lahat ng meron ako ngayon. Gusto mong subukan maging condominium agent? Malaki din ang kita doon, Shira. Tanong sa akin ni Ma'am Maricel. Kaibigan siya ni Ginang Esmeralda at matagal na niya itong trabaho. Dito niya binuhay ang kanyang pamilya at ngayon ay milyonarya na siya at may sariling lupain na dinedevelop upang maging townhouse. Sige po, pag-aaralan ko. Mabilis na sagot ko sa kanya. Ako ang last client niya. Bumili kasi ako ng kondo dahil ibinenta namin ang malaking bahay ni Ginang Esmeralda bago kami naghiwa-hiwalay. Pero matalik pa rin kaming magkaibigan. Halos 1 linggo kong pinag-aralan ang pagbebenta ng condominium units na kakatayo pa lamang sa Makati. At naghanap na rin ako ng clients online. Miss, okay lang ba makita namin tomorrow yung unit? Tanong sa akin ni Mr. Fernandez. Siya ang first client ko kapag nagkataon. Yes sir, available ako anytime. Sagot ko. Kinabukasan ay naghanda na ako sa pag-alis patungo sa meet-up place namin. Naka-office attire akong sumakay sa puti kong kotse na kakabili ko pa lamang. Pagdating ko sa Tierra Condominium ay kaagad ko siyang itinur sa loob. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng information about sa condo at nakita akong interesado siya. Kailan pwedeng lumipat? Tanong niya na ikinagulat ko. Really, sir? Kukunin niyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Unang customer at unang sales ko din siya kaya tuwang-tuwa ako. Of course, we can proceed for the payment. Naging maayos at smooth ang pirmahan namin. Ngunit kailangan ko pang bumalik sa next week for the turnover of property. Dahil sa successful first client ko, nilibre ko ang mga naging kaibigan ko. Kabilang na dito si Lolita. Siya lang naman ang babaeng nagdala sa akin kay Ginang Esmeralda. Sino ba naman kasing hindi bibili ng kondo sa'yo? Sa ganda at sexy mo ba namang yan? Litanya niya sa akin. Malaki na nga ang pinagbago ko.
Pero alam ko pa rin naman na ako pa rin ang simpleng si Shera, ang piniling magpakatatag at harapin ang buhay kasama ang mga taong hindi ko kilala. Ano ka ba? Maganda rin kasi sa tierra, no? Bala ko nga lumipat doon kapag nakaisang taon siguro ako. Wika ko sa kanya. Simula nang magtrabaho ako kay Ginang, naging masinop ako sa sarili. Ayoko kasing maulit ang nangyari noon na walang-wala ako. Siguro nasa 25 million na ang pera ko sa bangko, kasama na rin ang mana na hinati-hati namin mula kay Ginang Esmeralda. Balita ko, madami daw lagi tao sa restaurant mo ah. Libre ba ako doon? Nakangising tanong ko sa kanya. Yun kasi ang napili niyang negosyo. Dahil masarap naman talaga siyang magluto. Abay, oo naman. Ikaw pa ba? Parang magkapatid na tayong dalawa. Wika niya. Maraming beses na akong nagpasalamat sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Siya ang dahilan kung bakit napabuti ako kahit umalis ako sa amin. Alam niya din ang katotohanan sa paglayas ko dahil nakilala niya ako noong sumakay ako ng bus. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanila ni Ginang Esmeralda. Tatlong clients pa ang bumili ng kondo sa akin at malaki ang naging komisyon ko. Miss Buena, nandito na kami sa unit. Dala mo na ba ang mga turnover documents? Bungad sa akin ni Mr. Fernandez. Yes sir, I'm on my way. Inayos ko muna ang sarili sa loob ng kotse bago ako bumaba. Nasanay na rin ako magsuot ng fitted office attire na hapit sa aking katawan. Kaya komportable akong naglakad papasok sa loob ng Tierra Condominium. Umakyat ako sa fifth floor dahil nandoon ang unit ni Mr. Fernandez. Tatlong katok sa pinto ng kanyang unit bago ito bumukas. Nasa loob si sir. Kayo na lamang ang mag-usap kasi may pupuntahan pa akong meeting. Paalam niya sa akin. Hindi naman talaga siya ang may-ari ng kondo. Siya lang ang nag-asikaso dahil kakabalik lang daw ng boss niya galing Italy. Pagpasok ko sa loob ay sinara ko na ang pinto. Namangha ako sa mga mamahaling gamit na inilagay nila sa loob ng kondo. Napakalinis din itong tignan. Ngunit natigil ang pag-ikot ng mata ko nang dumako ang tingin ko sa wine na nakatayo sa glass table nila. Nakalagay ito sa pail na may ice cube. Nang lapitan ko ito ay nangilid ng tuluyan ang aking luha. Hindi ako maaring magkamali. Ang alak na yun. Ang alak na yun ay ang alak na ginawa niya at ipinangalan sa aming dalawa. Sunny Moon Chardonnay. Bumalik sa alaala ko ang pinagsaluhan namin ni Mateo noong gabing yun. Akala ko tuluyan ko na siyang nakalimutan. Ngunit hindi ko akalain na masasaktan pa rin ako ng ganito kapag naalala ko siya. Pinilit kong pigilan ang aking emosyon. Mukhang umabot na rin dito ang creation ni Mateo. That's one of my bestseller wine in Italy. Para akong naitulos sa kinatatayuan ko nang marinig kong muli ang kanyang boses. Hindi ako maaring magkamali. Si Mateo. I made that wine while thinking my one and only love. Pinahid ko ang aking luha at pinilit kong magpaka-professional. Nilingon ko siya at matamis akong ngumiti. Nice story. I'm here with the documents. Inabot ko sa kanya ang envelope. Thank you. I have to go. Akmang tatalikuran ko na siya ngunit pinigilan niya ang kamay ko. Ganun na lang yun, Shira. Pagkatapos ng ilang taon, ganyan ang isasalubong mo sa akin. Magpapanggap kang hindi mo ko kilala. Marina akong napapikit. Bawat salita niya ay gumuhit sa aking puso. Nilingon ko siya nang may mapait na ngiti sa labi. Why? Anong gusto mong gawin ko? Ipaghanda kita? Pakipag-inuman ako sa'yo? Hindi na ako ang dating Shera, Mateo. Litanya ko sa kanya. Malaki na rin ang ipinagbago niya. At sa tingin ko, maayos na rin ang lagay niya. Why did you leave me? Bakit iniwan mo ko? Igting ang pangangsinghal niya sa akin. Matapang na hinarap ko siya. Why not? Ayaw na sa akin ng mama mo.
Galit na galit siya sa akin dahil sa pagkamatay ng papa mo. Sinisisi nila akong lahat, Mateo. At ikaw, nakita kitang nakikipaghalikan kay Melanie noong gabing durog na durog ang puso ko. Anong gusto mo? Magstay ako sa tabi mo kahit tinataboy na ako ng tao sa paligid mo? Mamahalin pa rin kita kahit harap-harapan mo kung niloloko? Ha? Hindi ko na napigilan ang aking luha. Mateo, please. Maayos na ang buhay ko. Kaya ko na ang sarili ko. Kalimutan na nating naging bahagi tayo ng buhay ng isa't isa. Para parehas na tayong maging masaya. Pagod na akong balikan ng mga alaalang yun. Pagod na ako, Mateo. Hinila ko ang braso ko sa kanya at nagmadali akong lumabas sa kanyang kondo. Naiwan ko siyang nakatigalgal dahil siguro hindi niya inasahan na marinig ang lahat ng sinabi ko. Mabilis na pinaalis ko ang kotse palayo sa kondominyo. Nagtungo ako sa club at nagpakalasing-lasing ako dahil sa sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng panluloko niya sa akin ay mahal na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Miss na miss ko na siya ngunit tinatalo ng galit at sakit ang pagmamahal ko para sa kanya. Miss, tama na yan. Baka hindi ka na makauwi. Saway sa akin ng bartender dahil sa sunod-sunod kong pagtungga ng alak. No! Give me your best shot! Giit ko sa kanya. Nagpatuloy ko sa pag-inom, halos subsob na ako sa mesa. Para na akong nakalutang sa ulap at manhid na rin ang katawan ko. Ihahatid ko na siya. Kahit lasing na ako ay boses pa rin niya ang naririnig ko. Naramdaman ko ang pag-angat ko sa ere. Tinignan ko ang kanyang mukha at blurry na ang paningin ko. Teka, sino ka? Saan mo ako dadalhin? Sa kondo ko, nang sa ganun hindi mo na ako iwan. Sagot niya na halos hindi ko naintindihan dahil sa ingay ng paligid. Sumubsob ako sa kanyang dibdib dahil naging kampante ako sa amoy niya hanggang tuluyan na akong nakatulog. Bahagya akong nagising nang lumapat ang likod ko sa malambot na kama. Pero nahihilo pa rin ako at parang dinuduyan. May nakita akong bulto ng lalaking naghuhubad sa harapan ko. Inaninag ko siya at mukha ni Mateo ang nakita ko. Anong ginagawa ko dito? Simula ngayon, hindi ka na pwedeng umalis sa tabi ko. Pagkatapos ng sabihin yun ay kaagad siyang pumatong sa akin. Wala akong lakas na itulak siya dahil sa kalasingan ko. Naramdaman ko ang pagkalas niya ng botones ng damit. Mateo. Mateo. Nagbagsakan ang aking luha at naging emosyonal na ako. Shira, hindi kita niloko. Maniwala ka man sa akin o hindi. Yung nakita mo, hindi ko ginawa yon. Siya ang humalik sa akin. Alam mo bang halos ikabaliw ko ang pag-alis mo? Kung kailangan kong lumuhod ng paulit-ulit gagawin ko. Pero bago yun, patawarin mo ko sa kapahangasan ko ngayon. Pagkatapos niyang sabihin yun ay mabilis niyang inangkin ang aking labi. Noong una ay tutol ako sa ginawa niya ngunit nagpaubaya ako ng tuluyan dahil nagugustuhan na rin ang katawan ko ang ginagawa niya. Nakadagdag pa sa init ng pakiramdam at lakas ng loob ang alak na ininom ko. Napuno ng ungol naming dalawa ang kwarto niya dahil sa sabik naming inangkin ang isa't isa. Kung ito man ay isang panaginip, sana huwag na akong magising pa. Nang dumilat ako ay tulog na mukha agad ni Mateo ang bumungad sa akin. Kung ganoon, hindi yun isang panaginip. May nangyari sa aming dalawa kagabi. At
Pareho pa rin kaming walang saplot. Naalala ko ang sinabi niya sa akin kagabi sa maniwala ako o hindi, wala silang relasyon ni Melanie. Akmang tatayo na sana ako ngunit bigla niya akong niyakap kaya napahiga ulit ako. Huwag mo nang subukan na tumakas ulit dahil hindi ka lalabas ng kwartong to hanggat hindi tayo nag-uusap. Seryosong sabi niya. Wala na tayong pag-usap, meron Shira. Giit niya. Napabuntong hininga ako sa kanya at inalis ang braso niya sa bewang ko. Kailangan ko nang umalis. Pinilit kong bumangon at itinakip ng kumot ang hubad kong katawan kahit sobrang sakit ng ulo ko. Pero naramdaman ko din yung sakit ng pagkababae ko. Hindi ko alam kung ilang beses yung nangyari sa amin kagabi, ngunit sa nararamdaman ko ngayon paniguradong hindi lang isang beses. Sinamantala mong lasing ako kaya inangkin mo ko ng paulit-ulit? Tumayo siya at umikot sa harapan ko. Napunta ang mata ko sa sandata niya ngayon ay nakasaludo na sa akin. Hindi man lang siya nahiya na ipakita sa akin yun. Oo, paulit-ulit Shira. Pero kulang pa rin yun sa kabayaran sa pag-iwan mo sa akin. 5 taon kitang hinanap. Ginawa ko ang lahat para mahanap ka. Kahit nasa Italy ako, nandito ang utak ko dahil sa patuloy na paghahanap ko sa'yo. Hanggang sa mabuti pa rin ng Diyos, nahanap kita sa website as an agent of this condominium. Kaya pinakontak kita sa sekretary ko at kaagad kong iniwan ang buhay ko sa Italy para sa'yo. Ngayon na nandito ka na. Hindi na ako papayag na umalis ka pa sa buhay ko. Pahayag niya. Tama na, Mateo. Hindi na natin pwedeng ibalik ang dati dahil nag-iwan na ito ng malaking sugat sa ating pagkatao. Hindi na ako mapapatawad pa ni Mama. At hindi na rin ako makakahingi ng tawad kay Papa. Nagbagsakan ang aking luha. Gustuhin ko man na patawarin siya, may pumipigil pa rin sa akin. Yun ay hindi ko alam kung kaya pa ba akong tanggapin ni Mama. Ayoko nang maulit-ulit ang nangyari noon. Ayokong itaboy niya ako ulit. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Mommy wants to see you. Kung alam mo lang kung ano ang naramdaman namin nang hindi ka na namin makita. Sinisisi niya ang sarili niya dahil alam niyang siya ang may kasalanan kung bakit ka umalis. Hanggang ngayon umaasa pa rin siyang makikita kanyang muli. Humiwalay ako ng yakap at tinignan ko ang mukha niya kung nagsasabi siya ng totoo. Let's go home. She's waiting for you. Pinahid niya ang aking luha at sunod-sunod ang naging pagtango ko. Lulan kami ng sasakyan patungo sa bahay nila Papa. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko. Kahit itinaboy niya ako noon, hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. I treated her as my own mother. Kaya ako nasaktan ang sabihin niyang hindi niya ako anak. At ngayon na magkikita na kaming muli, umaasa akong magiging maayos din ang lahat at mabubuo ulit ang pagkatao ko. Relax, nakangiting sabi ni Mateo sa akin. Hindi pa rin kami gaanong nag-uusap pero kahit paano ay magaan na rin ang pakiramdam ko. Nang makababa kami sa kotse ay saktong paglabas ni Mama sa bahay. Shira? Anak! Hindi makapaniwalang usal niya. Mabilis ang naging hakbang na nilapitan niya ako. Kaya sinalubong ko siya ng yakap. Ma! I'm sorry po! Anak! Sabay kaming napahagulgol sa isa't isa. Ramdam ko sa mainit niyang yakap ang pagkasabik at ganun din ako. Bumalik ka na, anak. Patawarin mo si Mama. Patawarin mo si Mama. Humihikbing sabi niya sa akin. Hinagod ko ang likuran niya. Ma, hindi. Ako ang may kasalanan. Hindi ko inisip ang damdamin niyo ni Papa.
naging marupok ako. At hindi ko po akalain na mamahalin ko si Mateo. Patawarin niyo po ako, Ma. Patawarin niyo po ako. Naghiwalay kami ng yakap at hinawakan niya ang aking pisngi. Miss na kita. Huwag mo na kaming iiwan. Sunod-sunod ang naging pagtango ko. Opo. Promise. Hindi na po. Muli niya akong niyakap ng mahigpit. Akala ko hindi na mangyayari ito. Akala ko hindi ko na siya makikitang muli. Simula nang mawalan ako ng tunay na pamilya, nakatagpo ako ng panibagong ina at ama. Niminsan hindi ko naramdaman na hindi ako anak. Kaya naging madali sa akin na mahalin sila. At ngayon na okay na ulit kami, sobrang saya ko na at gumaan na ulit ang pakiramdam ko. Ma, pwede ko bang dalawin si Papa? Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Nangingilid ang luha na tumango siya sa akin. Nandito na kami sa loob ng bahay para mas makapag-usap kami ng maayos. Ikinwento ko sa kanila ang naging buhay ko sa loob ng 5 taon. At nakatanggap ako ng papuri kay Mama. Alam daw niyang kakayanin ko dahil noong nawala ang una kong naging pamilya, ay kinaya kong makabangon. Ngunit hindi yun magiging posible kung hindi rin dahil sa kanila. Kaya malaki ang utang na loob ko sa mga taong nandyan para sa akin. Kinagabihan ay hinatid ako ni Mateo sa dating kwarto ko. Akala ko mawawalan na ako ng space sa bahay na ito, pero nanatiling malinis daw ito dahil hindi pa rin sila nawawala ng pag-asang babalik akong muli. Nalaman ko din kay Mama na nagbitiw pala si Mateo bilang gobernador dahil hindi naman daw yun ang pangarap niya. At hindi siya hinadlangan ni Mama. Kaya din siya nasa Italy dahil nandoon ang pinakamalaking store at nagsusupply sa Europe ng wine na mula sa planta namin. Thank you, Mateo. Nawala na ang agam-agam ko dahil naging maayos na ulit kami ni Mama. Nakangiting sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Tanggap na rin niya ang naging relasyon natin noon. Kaya sana tanggapin mo ko ulit sa buhay mo, Shira. Mahal na mahal na mahal kita. Hindi yun nagbago. From that moment na dinala ka nila sa bahay, alam kong mamahalin kita pagdating ng tamang panahon. Pahayag niya. Nangilid ang aking luha dahil sa sinabi niya. Mahal din kita. Niminsan, hindi kita nakalimutan, Mateo. Pagtatapat ko sa kanya na ikinahaba ng kanyang ngiti sa labi. Buong pagmamahal niya akong niyakap at hinalikan. Hindi na ako tumutulpa nang ihiga niya ako sa malambot na kama. Buo ang loob na inaalay ko sa kanya ang aking sarili dahil nabuo ko na ulit ang pagkatao ko. I forgive him already. I found out na nag-asawa na daw si Melanie. Political marriage ang dahilan kung bakit nais nilang ipakasal ito kay Mateo dahil sa kasunduan ng dating mayor na ama ni Melanie at ni Papa na noon ay gobernador ng lungsod. Kaya nang magbitaw si Mateo at namatay si Papa, napawalang bisa din ang kasunduan nila. Sa mga sumunod na araw ay para na ulit kaming isang pamilya. Pinili ko ang magbitaw bilang condo agent dahil kay Mama at gusto ko din tumulong sa lumalaking winery business ng pamilya. Sinulit namin ang mga araw na nawala kaya wala kaming sinayang na sandali. Sabay-sabay din kaming dumalaw sa puntod ni Papa. Doon ay taimtim akong nagdasal. Humingi nang humingi ako ng tawad sa kanya. Sabi ni Mama, bago daw ito malagutan ng hininga ay sinambit daw nito ang pangalan ko at nais akong makita. Kaya humingi din ng sorry si Mama sa akin dahil pinairal niya ang kanyang galit sa pagkawala ni Papa. Sa ngayon masaya na kaming pamilya at kontento kami sa buhay namin dahil pareho na kaming walang mabigat na dinadala. Ma, saan po ba talaga tayo pupunta? Akala ko ba pupunta tayo sa farm?
Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ilang oras na kasi ang lumilipas pero hindi pa kami nakakarating sa farm at malayo na ito sa bahay namin. Ah, basta, malapit na tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Ilang sandali lang ay tumigil na rin ang kotse sa isang malawak na field at may mahabang runway. Parang dito naglalanding ang mga sasakyan na panghimpapawid. Masarap at malamig din ang simoy ng hangin. Pagkababa namin sa kotse ay nagpalingalinga ako sa paligid. Pero kahit isang tao ay wala naman akong makita. Nasaan si Mateo? Pangungulit ko kay Mama. Hanggang sa may itinuro siya sa langit kaya doon napunta ang atensyon ko. Isang maliit na private jet ang malapit nang dumaan sa amin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko may mangyayari ngayong araw. At sa tingin ko may sorpresa si Mateo sa akin. Hanggang sa lumaglag ang isang mahaba at puting tela na may nakalagay, "Will you marry me?" Basa ko sa nakasulat dito. Napatingin ako kay Mama at tuwang-tuwa siyang ngumiti sa akin. Namalayan ko na lamang ang pagdaloy ng aking luha. Habang pababa ang maliit na private jet at lumapag sa runway. Ang gwapong si Mateo ang bumaba sa jet at may hawak pa siyang isang kumpul ng bulaklak. Nakasuot siya ng pangpiloto na damit. Itinaas niya ang suot niyang shade hanggang sa tuluyan siyang nakalapit sa akin. "Shira, natupad ko na ang pangarap kong maging piloto. At ngayon, isa na lamang ang hindi ko pa natutupad. Ang maging asawa ang babaeng pinakamamahal ko. Pwede mo bang tuparin yun para sa akin?" Nakangiting tanong niya. Lumuhod siya sa harapan ko at hindi ko na napigilan ang mapahikbi. "Yes. Yes, Mateo. Gustong-gusto ko. Gustong-gusto kong maging asawa mo." Bulalas ko. Tumayo siya at kaagad niya akong niyakap ng mahigpit. Walang pagsidla ng tuwa at luha ang nararamdaman kong kaligayahan. Maraming beses man akong nawala ng pag-asa. Maraming beses man akong nagkamali sa buhay ay kinaya kong bumangon. Deserve naman siguro ang mahalin at maging maligaya sa piling ni Mateo. Nang maisuot niya ang singsing sa akin ay niyakap niya akong muli at isinama namin si Mama dahil alam kong masaya siya para sa aming dalawa. After 1 month ay kasal na rin kaming dalawa. Pinili naming tumira sa bahay namin sa farm kasi may aaralin daw si Mateo na alak at ipapangalan daw niya ito sa magiging anak namin. Si Mama naman ay araw-araw na nandito para dalawin ako. Minsan naglilibot kami sa malawak na grapes farm habang namimitas para kainin. Mas gusto niya kasi dito dahil napalapit na rin siya sa mga trabahador ng farm. Parang ang hindi natanda si Mama at kita ko sa kanyang masaya pa rin siyang nabubuhay kahit wala na si Papa. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin. Hindi daw porket wala na yung kalahati ng puso niya ay mawawala na rin siya ng ganang mabuhay. Dahil alam niyang darating ang panahon na magkakasama din ulit sila ni Papa. Wagas ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Parang kami ni Mateo. Kahit nagkalayo kaming dalawa ay minahal pa rin namin ang isa't isa. Pinagmasdan ko ang sarili sa harapan ng salamin. Suot ko kasi ang red satin pantulog ko at inaantay ko ang pag-akyat ni Mateo sa kwarto ko. Nagpaligo na ako ng pabango para siguradong hindi siya makakatanggi sa pang-aakit ko ngayon. Nang bumukas ang pinto ay diretso ang tingin niya sa akin. "Wow! Kung ganito ba naman ang dadatnan ko kapag uuwi ay hindi na ako magtatrabaho." Nakangising sabi niya sa akin na ikinatawa ko. "Talaga? Mukha ba akong masarap?" Napadila siya sa ibabang labi. "Oo naman. Ikaw na ata ang pinakamatamis na natikman ko." Unti-unti niyang niluwagan ang suot niyang polo at tuluyang tinanggal ito at hinulog sa sahig. Nakagat ko ang ibabang labi nang makita ang namumutok niyang abs.
Kahit dinner na, parang gusto ko ng hot chocolate para sa masarap na pandesal. Teka, anong nakain mo? Bakit nagkakaganyan ka? Don't tell me. Napatingin siya sa mesa at nakita niya ang wine na ininom ko. Siyempre, kailangan ko din yun pampalakas ng loob. Tumikim lang ako ng konti. Nakangiting sabi ko sa kanya. May utang ka pang 4 years, 11 months, 5 hours and minutes sa akin. Napahagikik ako sa sinabi niya. Talagang bilang na bilang niya yung araw na hindi kami magkasama. Kinuha niya ang panyo sa bulsa at tiniklop ito pahaba. Para saan naman yan? Ang dami mong gimmick talaga. Bulalas na tawa ko. Sumampa siya sa kama at kinuha ang dalawang kamay ko at itinali. You're my slave tonight, baby. Mahinang bulong niya sabay higa sa akin at taas ng kamay ko sa ulo ko. Huwag mong aalisin yan, maliwanag. Yes, kamahalan. Nakangiting sabi ko sa kanya. Inabot niya ang wine glass at ininom ang natirang wine. Inilipat niya sa akin ang kanyang bibig hanggang sa sinali niya sa bibig ko ang alak na ininom niya. I find it arousing, lalong nag-init ang aking pakiramdam. He teased me with his tongue hanggang sa angkinin niya ang aking labi. Sa halik pa lamang niya na uubos na ang enerhiya ko. Para akong nalalasing sa eksperto niyang paggalaw sa ibabaw ko. Naramdaman ko na lamang ang paggapang ng kanyang kamay sa nakalantad kong hita. Hanggang sa masalat niya ang aking camel na ngayon ay wet na, naghihintay sa malaki niyang kokomber. Hanggang sa hubadinan niya ng tuluyan ang harang. Hinalikan niya ako mula ulo pababa na parang may pattern kung hanggang saan ang sukdulan. At nang makaabot sa pakay ay walang sawa niya itong nilapang. Parang sorbetes na may pinipig sa ibabaw niya itong dinilaan. Ako naman ay walang tigil na ungol ang kumawala sa aking labi. Parang nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan dahil sa walang sawa niyang pagsundot sa sensitibong dungot ko. Hanggang sa tuluyan na niyang pinaghiwalay ang aking maputing legs at kaagad na itinapat ang galit at maugat niyang kukumber na kulay brown. I want hard, honey. Request ko sa kanya. Dumapa siya sa akin at sinilyuhan ang aking bibig ng kanyang labi. Sa ungol mo pa lang, matatapos na ako. Samahan mo pa sa ganyang request. You're fucking making me crazy. Bulalas niya sabay kagat sa ibabang labi ko. Hindi naman niya ako binigo dahil ginawa nga niya ang request ko. I like it kapag may bago kaming posisyon na sinusubukan. It makes us both satisfied. Pawisang bumagsak ako sa ibabaw ng kanyang dibdib nang tuluyan kaming natapos. That was good. Nakangisi niyang sabi. Ngiting wagas dahil ako ba naman ang tumapo sa laban na inumpisahan niya eh. Halos tumirik na nga ang mata niya dahil sa pagiling ko sa kukumber niya. Bumangon siya at binuhat niya ako patungo sa bathtub. Dahan-dahan niya akong inilapag at binuksan niya ang gripo at tinansya ang init ng tubig. Sinabon niya ang katawan ko habang nasa likuran ko siya. Nararamdaman ko na naman ang kukumber niyang tumutusok sa likuran ko. Hindi ba talaga napapagod yan? Tanong ko sa kanya. Kinagat niya ang tenga ko pababa sa aking lieg at sinipsip na parang vampire. Basta para sa'yo hindi to mapapagod. Bulong niya. Inangat niya ang bewang ko at triple point sa kukumber niyang pasok na pasok walang mintis. Napaungol tuloy ako ng mahaba. Dahil sa sobrang lalim ng naabot niya, parang umilag na ata ang atay at balun-balunan ko, wag lang matamaan. Atay. Perte sigurong hupo-hupo sa mga atay o kidney ato ba? Okay lang na singilin niya ako ng mahabang utang. Kung titirik naman ang mata ko sa pagsingil niya. Sana all, solirap ang mata. Wakas.
Shout out sa mga taga Butadon, SND, Lanao del Norte. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming mga istorya. Thank you, thank you, thank you.